Sa cellphone video, makikitang nakalapag pa ang baraha. Ilang sachet ay ninalang droga at drug paraphernalia sa loob ng bahay na ito sa Barangay Rizal, Makati City. Pinasok na Makati Police ang bahay na ito makaraang makatanggap ng sumbong na may nagsusugal doon. Anong pinasok namin yung bahay, nadatnan namin na may nagre-repack ng drugs, ng shabu. At ang nakakabahala rito ay nakita namin itong mga minors na nandoon din nakasama nitong mga suspect. Nakuha na ng tig-isang sachet na ininalang shabu ang may-ari ng bahay na si Michael Ternida at kasama nitong si Bernardo Makawili Jr. na isang taxi driver. Nakuha na naman ang drug paraphernalia ang nakikitira umano sa bahay na si Christopher Santos. Naglalaro kami ng baraha ng kaibigan kong babae. Yun. Then dumating sila. Gumagamit ka ba ng drug? Yes, gumagamit ako. Aminado ko. Inamin ko po gumagamit po ako pero hindi ho madalas kasi po wala rin naman hong pang bili niyan. Nagbebenta ka ba ng shabu? Hindi po ma'am, nagbabiyahe po. Pero may dalang ka na shabu? Wala po. Dalawang menor de edad ang inabutan din sa loob ng bahay na isinama rin sa istasyon ng pulis. Hindi namin sila nakitang gumagamit pero allegedly nung pagtatanong namin doon sa isang suspect ay runner nila yon. So baka yun yung ginagamit nilang runner doon sa pagbebenta ng droga. Nag-aalala namang sumugod sa presinto ang magulang ng isa sa mga isinama menor de edad. Ewan ko po bakit lumabas, kung anong nangyayari sa kanya at bakit siya lumabas. Ginagawa ho bang runner itong mga anak ko? Ay hindi po, maayos po yan mga anak ko. Ito lang po yung masadyang makulit talaga. Itinurn over ang dalawang menor de edad sa barangay. Isang nangangalakal naman ng basura ang inaresto rin ng mga pulis makaraang mahulihan ng dalawang sachet na hininalang shabu. Nung pagsita namin na nanginginig, pinahubad namin, pinaalis yung brief, then nakita namin sa puwit niya na nilukot-lukot yung 60 pesos at nakuha namin yung shabu. Yung pera po, ang pulot ko, may nakabulumbun pa lang ano po, shabu. Hindi ko makakalain na may laman po yun, kaya linagay ko po rito sa singit ko po. Maharap ang apat na suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kakasuhan din ng illegal gambling ang mga nahuling nagsusugal sa loob ng bahay. Von Aquino, GMA News.